Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-Lebakatang with Evidence. Ito na mga kabibig. Talagang na-shock, na-windang ang mga netizens sa mga pahirit ni Martin Romualdez. Sabi ng iba, ang kapal ng mukha kasi dahil sa gusto niyang i-revise ang 1987 Constitution. Cha-cha! Charter change! Sabi ni Senator Amy Marcos, matagal na yung binasura. Ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos dyan. Sino ba ang masusunod? Si Martin Romualdez or si Pangulong Bongbong Marcos? Para yatang si Martin Romualdez na ang nagiging presidente ng ating bansa. Para yatang House of Congress na ang kumukontrol ng ating gobyerno ngayon. Kasi kung ano ang sasabihin ni Martin Romualdez ay talagang masusunod. Ito, sabi ng isang netizen, komentaryo ni Joel Reyes Zubel, ang gusto ko nilang mangyari, gagawin pong 5 years ang representative, 2 consecutive terms. So magiging 10 taon na manunungkulan o upo ang mga congressman sa kamara. Ganon din sa presidente. Ang Senado raw, inaasahang hindi iimik dito dahil hindi naman daw sila maaapektuhan. Ito na ba ang plano ni Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez? O di kaya ang pinapagalaw ni Pangulong Bongbong Marcos secretly ay si Martin Romualdez? Para kung ma-approve ito sa Kongreso, edi kasalin rin si Pangulong Bongbong Marcos. Nako mga kabibig, iba na talaga ang galawan ng ating gobyerno para yatang gahaman sa kapangyarihan. Para yatang uhaw na uhaw sila ng kapangyarihan at gusto yatang ma-extend ang kailang mga termino. Ilang mga netizen nag-react dito, sabi niya, hindi siya tatagal sa parliamentary system. Kapag prime minister na siya, ay nako, si Martin Romualdez na ang magiging hari ng Pilipinas. Huling termino na ni Martin Romualdez kung hindi ako nakamali. Kaya kailangan niyang baguhin ang konstitusyon kasi gusto niyang umupo bilang prime minister. Gusto nga namin wala na ang Congress. Mas makakatipid ang ating gobyerno. Billions ang matitipid. Diba sabi ni Coco Pimentel na tumaas ang national budget ng Congress from 200 billion nagiging 700 billion? Imagine that. Kung mawawala ang Congress, edi yung mga billions na yan ay pwedeng ano sa mga mahihirap. Ito pa, sarap niyong sunugin mga walang hiya kayo. So hindi sistema ang papalitan like change to parliamentary system, kundi term extension. Abay, huwag nyo kaming ipanagluloko-loko. Hindi konstitusyon ang gusto nyong bagayin, kundi term extension. Tambalos-los, sariling interest mo lang ang inyong tinitingnan. Huwag mo kaming bulahin sa lalaban at titindig ka sa amin. Huwag kami. Alam na namin ang galawang trapong politiko. Naku mga kabibig, oh. Napakatarantadong tambulos-los bugok ka. Sabi naman yung mga komento ng mga netizen, di ba? Korupsyon talaga ang nasa isip ng mga taong ito. Dapat nga tanggalin ng isang grupo na representative at house, redundant ang mga trabaho. Yung iba nagtatago sa term na journalist dahil naging anchor ang programa but obviously, propagandist only with no track of record or trying to become journalist. Asmo si Badoy, Celeste Salsot and the others. So, yun mga kapig, panoorin ninyo ang video ito kung saan parang nakakaaliw na sinagot ni Senator Amy Marcos at meron siyang pinatatamaan. Pati si Coco Pimentel, may revelasyon din. Watch this video. The economic briefing in Iloilo City yesterday, and I made references to twin resolutions that we passed earlier this year, which was the 44th Constitutional Convention on Privacy in the Constitution. I've also prefaced this message today by saying that we have done all or accomplished all our priority legislation. I believe 2024 will allow us again to revisit the whole issue of the Constitution because I think it's timely that we revisit it and I said we try to focus very much on the economic provisions. But even to get there, we have to look at the procedural aspects of the amendment of the Constitution, so we have to tackle that. And of course, to make sure that the economic conditions are backed up
we would have to also have a story for the community in government. So that I'd like you to know that I will be studying this over the break, and perhaps there might be some initiatives even during the break that would prepare us for the ensuing year, and perhaps what would be our legacy in the 19 constitutions to review and revisit the 87 constitution and make it more attuned and sensitive and responsive to the times. So with that brief message, I don't know how brief it was, I think I basically outlined what we have done and what we plan to do. And again, I really, really want to thank you on behalf of the House leadership and the members for your active participation and involvement in our work here in the legislature. So maraming maraming salamat. Maligayang paso sa inyo lahat at maligong pangang taon. Thank you. Thank you. Ang recommendment kasi pinupush na yun sa House na sa 2024 daw yung change. Ang kulit naman! Talagang sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. At dalawang beses na ibinasura yan ang todo-todo ng Senado. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit! Ma'am, bakit nga po tingin niyo kahit po ilang beses nang binasura, pinupush pa rin po talaga ito? Baka may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. Okay. Thank you, ma'am. Salamat po. Kasi when the executive submits the budget sa Congress, gano'n na nakaporma na rin, nakaporma na yun sa programmed appropriations and unprogrammed appropriations. Therefore, that is the submission of the president na yan lang yung kailangan niyang halaga to operate the government. Eh, pagdating sa program, hindi gumagalaw yung bottom line amount doon kasi ang gumagalaw doon yung loob, how it is distributed. Ang problema sa unprogram, 2 years running ko nang napapansin, nagbo-bloat ang unprogrammed appropriations. So for example, for 2024, ang submission ng executive branch, 281 billion pesos. Ang ending, ang in-approve ng Kongreso, 449, or i-round off na lang natin, 450 billion pesos more. Plus, pa-plus din. So, saan galing ngayon yun? This 450 billion pesos worth of projects or programs or activities na nasa unprogrammed appropriations ay hindi na nanggaling yan sa executive branch. So, so ano ang yung reaction dito mga kabibig? Ako naman, ayoko sa 1987 Constitution na charter change, yun na lang. Tapos yung mga politiko na gustong mag-extend sila, tumakbula kayo. Kung bubutuhan kayo ng mga netizen, it means naniniwala sila sa iyo at meron kayong magandang ginawa sa bansa. Pero kung hindi kayo bubutuhan, it means pangit, wala kayong nagawa kundi puro corruption na lang, magnanakaw kayo. Pera ng bayan, tax ng bayan, nanakaw. Hindi ba kayo nakakonsensya? Makakatulog pa ba kayo sa gabi? Hindi ba kayo nagtawag dito? Nabubulunan kumakain ng masarap na pagkain habang maraming Pinoy ang hihirap at walang trabaho? Puro kayo nagpapasarap, napapasaya. Tapos yung travel expenses nyo ang lalaki-lalaki. Diba mga kabibig? So, comment down below kung ano ang yung reaction dito at kung okay lang ba sa inyo na magkaroon ng revision ng 1987 Constitution kung saan 2 consecutive terms na uupo ang mga congressman at may extend ng up to 10 years ang termino ng ating Pangulo. Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.